Ialay namin sa'yo dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, tayo'y manalangin at isipin at aminin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kasama ng ating pamimintuho sa ating Poong Jesus Nazareno, ipinagdiriwang din natin ngayon ang paggunita kina San Timoteo at San Tito, mga obispo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya
katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinayag, gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan itong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Panginoon siyang naghari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kaniyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatean kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa, huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nanalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Days after January 1, nasaan na po kayo? Naalala ko noong January 1 na nagmisa ako, ang aking bilin, ikaw ang susulat ng buhay mo. Kung gusto mong maging masaya, isulat mo ang magiging masaya. Malapit nang matapos ang January, huling Biyernes ng buwan, at tayo naman ay papasok sa buwan ng pag-ibig. Ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa ating lahat. Kaya po yung 26 days, sana ay maging inspirasyon ninyo na magpatuloy sa buhay Kristiyano na masaya sa kabila ng krus na ating dinadala. Alam niyo po, nung ako'y nag-aaral ng theology, isa sa pinakamahirap na subject namin ay scriptures, yung pong pag-aaral ng Biblia. Hindi ito yung memorizein mo lahat, kung hindi kung papaano mo uunawain ang nilalaman ng bawat salita. Bakit ko po hindi makakalimutan? Kasi kamuntik na akong bumagsak. Sa sobrang hirap. Bakit mahirap? Nag-quiz po kami ng isang beses. Unang tanong, isulat ang lahat ng mga letters ni Saint Paul. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Natutunan ng dalawang ito kung sino si Jesus sa pamamagitan ng halimbawa ni San Pablo, sa pamamagitan ng kaniyang pamumuhay at pagbibigay halimbawa kung papaano siyang binago ng Diyos at naging kasangkapan sa mga balitang kaniyang ibinabahagi. Bakit ko nasabi yung unang tanong sa aming quiz?
Dahil si San Pablo ay may sulat kay Timoteo at may sulat kay Tito, Saints Timothy and Titus. Dahil doon, nakapag-isip ako ng matagal. At kung tatanungin kayong lahat ngayon, mababanggit niyo ba ang 12 sulat ni San Pablo? Sabay-sabay tayo, ha? Ang hindi makabanggit, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Tama? Sabay-sabay tayo. Para ma-memorize ko po iyon, tinuruan kami ng acronym para mas madaling maunawaan. Kahit nga yung acronym, mahirap ding no, i-memorize. Try nyo kung ma-memorize ninyo sa 2 minuto. Rokoko Gepto Tete Tim Tim Tipi. Kaya nyo? Rokoko Gepto Tete Tim Tim Tipi. Rokoko, letter to the Romans, Corinthians, Corinthians, Rokoko, Galatians, Ephesians, ano yung susunod? Philippians, Gepto, Thessalonians, Thessalonians, Timothy, Timothy, Titus, Philemon. Nakuha nyo? O exam tayo sa susunod nyo na balik, ha? Ipinapakita lamang na kung alam mo ang mga salita ng Diyos, kung alam mo ang mga sulat ni San Pablo na nakaugat sa pagmamahal at nakaugat sa biyaya ng Diyos, mauunawaan natin na tayo rin ay tinatawag upang ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Nawawala ng saysay ang salita ng Diyos kung ito'y hindi natin dinadala sa ating buhay. Kung pagdala natin sa ating buhay at hindi naman natin ito ibabahagi sa iba, nawawala ng saysay. Kaya nga po si Timoteo at si Tito, Timothy and Titus, mga alagad ni San Pablo na naging kasangkapan ng Diyos upang ibahagi ang salita niya sa simbahan ng Ephesians at sa simbahan ng Crete. Silang dalawa ay naging kasangkapan upang ang pagmamahal, pag-ibig at biyaya ng Diyos ay dumaloy sa mga taong hindi pa nakararanas at nakaririnig nito. Bagamat sila'y mga bata pa kung tuturingan, pinagkatiwalaan sila ni San Pablo na alagaan ang simbahan sa Efeso at ang simbahan sa Crete. Kung papaanong naitawid ng 2 alagad na ito ang simbahan noong unang panahon na ito ay kanilang pinag-alaya ng kanilang dugo sa pamamagitan ng kanilang pagiging martir. Tayo ngayon sa ating panahon, sa ating era, sa ating sitwasyon ay tinatawagan din kung papaano natin maitatawid at maiibahagi ang mga salitang ito sa mga susunod na henerasyon. Nasa atin ngayon, 2024, ang pagkakataong ipakilala ang ating Poong Jesus Nazareno na una nilang sinundan, na una nilang inibig, at una nilang binigyan ng kanilang lakas at karunungan. Huwag nating sayangin ang araw-araw na dumadaan nang hindi natin nailalagay sa ating puso at buhay. At ang buhay na yan, ito naman ang ating iaalay sa iba upang makilalang tayong lahat ay tagasunod ng Poong Jesus Nazareno. Ang namumuhay
sa salita ng Diyos ay palaging nagpapagabay sa kaniyang awa at sa kaniyang pag-ibig. Mauunawaan lang natin ang isang bagay, mauunawaan lang natin ang kaniyang mga salita kung tayo ay bababad sa mga salitang nagbibigay ng buhay at nagbibigay ng pag-asa. Sa ating ebanghelyo, binibigyan tayo ng isang responsibilidad na manalangin upang mas maraming manggagawa ang ipedala ng Diyos sa kaniyang ubasan. Kung ang bawat pamilya ay mananalangin, marahil hindi tayo kukulangin ng tagapag-ani sa kaniyang ubasan. Napakarami na tayong mga kilala, kahit na mga laiko, ay nagiging tagapag-ani sa kaniyang ubasan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng katotohanan, sa pamamagitan ng pagbabahagi at pagpapakilala kung sino si Jesus, ang ating poong Jesus Nazareno. Sana po ang ebanghelyo ngayon ay magdala sa atin sa isang sitwasyong tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na maging manggagawa sa kaniyang ubasan. Uunahin natin sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating sambahayan. Sana katulad po ng sakripisyo na ibinahagi ni San Timoteo at San Tito, tayo rin ay maging matapang, tayo rin ay maging matatag, tayo rin ay maging kasama ng Diyos hanggang sa dulo ng ating laban. Dahil ang tunay na Kristiyanong nagtsatsaga ay isang Kristiyanong umiibig kahit na sa gitna ng pagsubok sa buhay. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Ang Diyos ang sandigan dahil ang Diyos ang ating simula at ang ating katapusan. Itutuloy natin ang storya ng ating buhay at paglalakbay na kasama ang Diyos upang ang kaniyang biyaya ay patuloy na dumaloy hanggang tayo'y makarating na kasama niya sa kaniyang kaharian. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kaniyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kaniyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kaniyang puso. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tini, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.
upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ang kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ipagdasal din natin ang lahat ng intensyon ng bawat isa, ang lahat na nakatutok sa ating live mass. Isipin din natin at ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, naway patuloy silang biyayaan ng Diyos ng kagalingan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para kina San Timoteo at San Tito ay magunita sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Timoteo at San Tito ay pinararangalan sa pamumuhay nilang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Santo, Santo, Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang kaparirito sa kala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Dumuhod po ang lahat. Narito si Jesus ang patuloy na tumatawag sa atin upang ating ipahayag ang kaniyang mga banal na salita. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ngayon at magpakailan.
kailanman ikay pupurin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Sama kaawaan mo niyong umaasan. O Jesus, Nazareno, pagkagayang punaw at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay ka'y kasama ko. Nang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan
lalo na po ang mga ministry organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes sa ganap na ikadalawa ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Menor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Menor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaaring nyo na pong dalhin dito sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming sina San Timoteo at San Tito ay maipahayag namin at ang itinuturo niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Sino ka namin? Aral mo ang pagbuhay at kaligtasan. Sino Padre, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos na pinamatayanan sa gisang ng aming kalutasan. Nasa Padre Jesus, Nazareno,
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.